Friendster, good morning. So, ito, na-assign na naman kami para magtanim ng halaman. First time ko magtanim. Hindi ko alam kung mabubuhay sa akin to. Hindi ko alam kung mabigat or magaan yung kamay ko sa pagtatanim. So, ayan, nandito kami sa Villavita. Pinalagyan ni Amo ng ano... Kasi yung dito banda wala space kasi siya. Wala talaga siya nakalagay na halaman. Bumili pa talaga siya ng ganito. Kaso pare-parehas. Siguro nagkakaroon siya ng bulaklak pagdating na ng summer. Kulay yellow yung flower niya. So yan. Cute din pala siya. Kaso ito yung halaman na talagang lumalago din. Kakaroon talaga ng ano, ang kagayang tinanggal namin doon, napaka-laki. Ganito rin siya. So, ayan. Sabyo na lang. Tumingin. Ang lamig-lamig. Grabe. Ganito pala magtanim. So, ayan. Nakaano na talaga siya, tinanggal ko sa cup. Ganyan lang. Huwag daw masyadong tingnan. Pag tinabunan siya. Bato siya sa ilalim, daming bato. Pero maganda yung lupa nila dito, maano, mataba. Tapos kulay black siya. Lamig ng semento. So yung isang hilerang ganito ay mali anim na halaman. 2, 4, 6. Ay, 8 halaman lalagay. Kahapon natapos namin yung doon sa baba. May isang hilera nito. Pero hindi siya galing sa ganyan. Kinuha pa namin doon sa malapit sa gate kasi may nakatanim doon na ganito. Binungkal pa namin yun para ipalit dito. Tatanim dito. Yung ibabaw lang rin yung lupa, ano, pero yung ilalim puro bato. Diyan din ba? Ayan o, daming bato. Ayan. Natapos namin to, dun kami naman sa baba nito. Maalagubat na naman dun. Kahapon yung nilinis namin dun sa may ano, sa kabila. Nagulat na naman si amo namin. Dami na naman namin kalat at nakalbo na naman. Wala siyang masabi. Oh my God. Hindi naman siya galit. Good naman, good. Kasi lang, nasobrahan na naman. Nasobrahan na naman ang linis namin. Kasi ang natira na lang puro tangkay, pero nasa ayos naman siya. Okay naman yun ah, may design nga eh. Good, lamig. Tinanong nung kasama ko yung katiwala. Natanong niya kung anong susunod namin. Sabihan na naman kami na kami nang bahala at maghanap na naman ang gagawin. Halos buong ano. Ganito ginagawa namin pag-harding. Kasi yung iba kasi talagang parang ano na yun. Kahit dun sa pinakababa, dun sa beachfront at sa Philip. Nakalbo na naman namin doon, pero maganda naman tignan, maayos lang. I'm done! So, ayan. Ito yung pinipintura namin. Bawat ganyan. Anong tawag yan, Link?
Hindi ko sure. Ano ba tawag dito? Yung nakahamba na kahoy. Nilagyan na kagad ng net, kaya medyo mahirap pinturahan. Talikuran, harapan. Poste na maliit. Yan, nilagyan na ng ano, net kahapon. Tapos doon sa taas. Yan. Ay, nung ang lawak niya na. Kasi nagkaroon na ng bubong doon. Na rin, no? Nagkaroon na rin siya ng bubong. Dati kasi ano lang siya, yung ito, yung parang tent lang. Siya ng Villa Maria. Yung pinaka-terrace niya. Ito yung pipinturahan namin. Ayan. Ang ganda rito. Mas kitang-kita na yung ano. Magandang view. Ayan. Mas malawak na siya. So yan, mga ka-fencer, tapos lang namin mag-lunch. Bye-bye. So, pupunta muna kami sa market. Kasi mahirap na mag-drive pag hapon na, madilim na. So, try kong mag-drive ng minicar papuntang Tommy Market. Punta muna kami. Chinarge namin yung isa, tingnan ko kung puno na. Gagamitin namin. So, mapagalan lang namin para rough road pa naman. Paakyat doon at highway. Tingnan ko muna tuloy kung ano. Ito siya. Tingnan natin kung full charge na. Full charge na? Ito na lang. Full charge na? Oo. Ito na lang. Good luck sa atin. Ito ba yung gamit ni Bitsy, no? Yung malabo yung salamin? Ha? Good luck. Okay. Naka-open kaya dun sa ano? Hindi ko napansin. Sa taas. Sa taas? Dun. Yung exit dun. Patayin ko muna yung video. So yan, good luck muna. Punta kami Tommy. Open air. Dito na kami. Sa Tommy Hypermarket. Ano ba? Oh, ano ba? Talaga pumunta ko siya doon. Kaya sa gitna ng car. Tingalay na. Ay, ah. Tayo ko na. Natatawa kami kasi naubos namin yung budget lahat. 10 na lang natira. Ang dami pinabili. Kung ano lang yung dapat bibilin, wala. Ang dami. Puro pagkain naman. Bye. Abay na kami. Ipaw pa kami dun. Abay na rin. Bye. Mapatay gutom.
mga friendster. Talaga, my God. So, ayan, dito na ulit na naman kami sa masukal na gubat. Meron na naman kaming nililinisa. Ayan siya, ang ano na naman niya, pa-slide siya. Pero masikip lang itong place na to. Ayan siya, oh. Part pa rin to ng Villa Maria. Sa kabila pala nito yung Stellar Maris Resort. Ayun, no, ang galing. Meron siyang, ano, yung kwarto nila dito. Kasi sa kanya puro apartment eh. Pero meron din siyang, ano, yung bus. Style bus siya. Ganda. Siguro kahapon may mga tao dyan. Nag-inquire na rin sa kanila, no? Habang maaga pa kasi nag, ano sila ng provocation nila. Tingnan nyo naman. Oh, oo, kasi dito kasi may pool eh. Kuna? Oh, dito Euro. Wow, si Amo na. Yan siya oh. Lagi na lang namin tinititigan bago magsimula. Kasi di namin alam. Sabi na naman ni Amo, wow! Too much. Kagaya kahapon. Nakalbo ata namin. Pero nasa ayos naman yun, di ba? Ganda nga, ipantay sa gate. Ayan, oh. Masyado daw tayong malinis, Lynn. Kaya nasobrahan na tayo. Gusto mo nga ispira ng alcohol, eh. Nagkaglinis yan, marang gustong spray. Kaya nga eh. Ganun kami kalinis. Kailangan wala nang makikitang dumi. O diba? San ka pa? Ano kaya itsura nito pag natapos? Ganda na. Ano kaya masasabi? Ano ang kinalabasan ng aming ginawa? O oh, diba? Ang linis niya na. Oho. Yan na lang oh. Hagardness na. Panayanda po na ng ibon dito. May dumadalaw. Kahit sa kami magpunta, andun siya lagi. Kunting-kunti na lang. Kapoy! Break time muna. Pagod na nga kahino. Kaya nga eh. Kaya ano, nga. Nung nag-break time tayo, hindi ako nagkape. Yung juice ni ano ko. Ano ko. Panay, di ba panay yung ubo ko? Matamis kasi yan eh. Kaya pag ano, magugulatin. Si Marlene magugulatin na. Ako lang.